di ba magastos ang pagiging flight attendant? I mean, bago ka maging flight attendant, anong ginagawa mo para makapag-aral ulit? Kasi kailangan din nakatapos eh. Ayun nga eh, diba? Kaya nga, dalawa-dalawa yung trabaho ko ngayon. Trabaho? Ano bang trabaho mo ngayon? Actually, sa umaga, sa parlor, naggugupit ako, ganyan, beautician, nagme-makeup, pagdating sa gabi, ayun, nasa cybersex. Cybersex? Paano ka ba napunta dyan sa trabaho yan? Na-impluensya lang naman kasi ako ng mga kaibigan ko eh. Sabi kasi nila malaki daw yung kita. Ayun, parang, syempre nainganyo ako. Matagal mo na bang ginagawa yan? Kailan ka pa nagsimula? Mga 2 years ago na rin. 2 years ago? Eh, ano pa bang trabaho mo bago ka napunta dyan? Ayun, sa sideline lang sa pagpa-parlor. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa ginagawa niyo pag nagsa cybersex? Like, kung saan niyo ginagawa? Kailan? Doon kasi kami nagsa cybersex. Ginagawa namin doon sa bahay ng kaibigan ko. Sa kwarto niya, actually. Tuwing kailan yun? Ay, at gabi-gabi ba? Hindi naman siya gabi-gabi. May mga times na pag nagkayayaan lang ng mga kaibigan, ayun, sumasama ako. Ano ba nangyayari kapag, kunyari, meron kayong session na ganun? Anong ginagawa niyo? Ayun, sabihin na natin na, syempre, naguhubad, pinapakita yung are, sumasayaw, parang nangaakit ka lang sa camera, alam mo yun? So, magkano nga ulit yung kinikita niya dito? Depende, kapag galante yung kachat ko, minsan 2 oras, 15,000. 15,000? Oo. Ilan taon na ba halos yung mga nakaka-chat mo? Mga matatanda na rin, mga 40 anyos pataas. Lalaki ba to? Babae? Mga lalaki. Yung iba, mga bay. So, doon sa 15,000 mo ng 2 oras, nakakaipon ka ba? Unti lang din yung naiipon ko eh. Kasi saan mo ba ginagamit yung kinikita mo? Pambigay ng baon sa mga kapatid ko. Pambili ng gamot. Gamot ng nanay mo? Oo, pambili ng gamot. Tapos ako rin yung nagre-renta ng bahay namin. Yung sa mga kuryente, tubig. So parang baliwala na rin yung, 50, yung ganyan, yung pera. Nauubos din talaga. Paano yun? Di ba nag-iipon ka para sa gusto mo ulit mag-aral? Ibig ba sabihin yan, hindi ka titigil sa pagsa-cybersex kasi hindi ka naman nakakaipon? Sa tingin ko, oo. Kasi gusto kong mag-ipon talaga eh. Para nga makabalik ako sa pag-aaral. Eh kung haasa lang naman ako sa tatay namin, eh sugarol yun. Wala rin naman kami mapapala. Pero sa dami-dami ng trabahong pwede mong pasukan, bakit ito? Bakit hindi yung ibang trabaho, parang regular na trabaho? Malaki kasi yung kita dito, eh, tsaka mabilis yung pera. Yung parang ganyan lang, tapos andyan na agad yung pera, di ba? Huling tanong na lang, masaya ka ba sa ginagawa mo? Sakto lang. Sakto lang? Paano sakto lang? Kasi may pera, di ba? Sabihin natin, yun lang naman talaga yung habol ko, pera. At saka kesa naman mang-hold-up ako, di ba? At least dito na lang, hindi naman nakikita ng ibang tao. Wala naman akong naagrabyado. Siguro, sarili ko, nawawala na ako ng respeto sa sarili ko. Pero, nasanay na rin ako eh.
Sige, Twinkle. Salamat ha, at pinaunlakan mo ang aming interview.